Now, Ate Paula, you know what? Let's start the grilling. Wow, naging grilling session pala. Why don't we entertain the questions from our Kapamilya Press? Sino ba ang unang magtatanong? I was informed na si Kian ang papalit sa akin as co-host. Oo nga pala. Sorry. Ikaw, Ate Paula, anong naramdaman mo na nabalitaan mo ngayon na papalitan ka ni Kian? Happy naman din ako. Okay. Akala ko gulat. Less stress. Kasi less stress sa akin. Hindi ka gulat? Parang gusto ko makita yung gulat sa'yo, Ate Paula. Hindi naman. Okay. Yeah. Take it away, Ate Paula. Okay, so actually we have a lot of interesting questions lined up tonight. But before we officially start, I would just like to remind our friends from the media to refrain from raising topics that are toxic. So of course, we want to keep this conversation light, fun, and exciting. So anyway, to kickstart this Q&A, I would like to call James Miguel of Showbiz Ganap. Hi po, good evening. Good evening. Yung first question ko po is for Kian. Syempre tumatak yung role mo sa Boy for Told by the Stars and question lang, open ka ba sa mga ganitong project ulit? Like yung mas intense naman na BL? Actually, yeah. Part of being an actor kasi is being put into a role no matter how intense or how light it is. Pero if I were right for the role and it was as intense as it is, by all means, basta I believe na I can actually portray this role. Syempre, it depends then on what I'm given, and if I can really ano fulfill what the director wants, I will give my very best, whichever role it is. Sino yung gusto mong makapair na kapamilya actor din sana for a BL series, just in case. One thing that comes into mind, si Ian Pangilinan. I if I remember correctly, he also had a BL BL series in the past. And I've seen him act, and I feel like there could be some chemistry between us if ever. Pero he's one choice, that or si Kurt Mendoza. Hey lang, thank you. Thank you so much, thank James. Thank you, James. Thank you, Sky. Yes, let's okay. Go. So for the next set of questions, it'll be coming from Kuya Alan Sancon from Stars Photog Blog. Hi, good evening, squad mates. Hi, Sky. Hi, Kuya Alan. Kamusta? Long time? A week has passed? Oo nga, no? Parang linggo-linggo tayo. Last batch pass na? Last batch na sila? Or meron pa? Yeah, we have one more week, if I'm not mistaken. Yeah. So yung first question ko is for Kenshi. Ay, Renshi, sorry. Hey. Hello po. Renshi, parang ano eh, tumatak din yung character mo sa isang BL series. Parang dun kita unang napanood and you're doing great. Dun sa, ano na, siguro kaya napansin din ng Dreamscape na and kinuha ka. So, pero nung in-offer ba sa'yo yun, actually parang nakumbinsi mo nga kami you're a buy there eh. Because of your acting, di ba? Pero, ano ba, parang hindi ka ba nagdalawang isip na parang first, somehow support ka lang doon pero major din yung ano mo, yung role mo doon. Hindi ka ba na nagdalawang isip tanggapin baka ma-typecast ka as bisexual or gay doon sa, because of your character? Nung una po, meron eh. Andun yung iisipin mo na, shit, ano kaya sasabihin sa akin ng ibang tao kapag ginawa ko to. And then, tinanggap ko siya kasi gusto ko siyang gawin. Tapos, habang tumatagal, nirealize ko na okay lang kahit sabihin mo nila na gay ako or bi ako. Okay lang sa akin kasi close up all, wala namang mali kung ganun ka eh. Walang mali kung gay or bisexual ka. Hanggat wala ka namang ibang tinatapakang tao, okay lang yun, go lang. And ayun, habang tumatagal po, narealize ko na okay lang kahit ano kung sabihin nila na pagkakakilala nila sa akin, as long as alam ko naman po kung sino at ano ako, okay lang sa akin yan. Salamat po. Follow up ko din sa'yo, may mga ganun, or kumbaga first lang ba yun na ginawa mo yun, or parang may mga offer pa na gawin mo yung ganung bagay, which is yung tanong din ni James na mas intense, parang kasi more on communication lang kayo din, di ba? Yung intense, wala. Pero if given a chance pa, are you going to do that again? This time with intense ano na scene. Ayun nga po eh. Gusto ko nga po nabitin.
Open naman po ako sa kahit anong role. As long as napagkasunduan naman po ng management, okay po sa akin yan. May tiwala naman po ako sa management po. So, go! Thank you, Renshi. Congrats, ha. Parang ang dami mong projects, ha. Sunod-sunod yung mga projects mo after that ano, BL series. So, thank you po. May star sa'yo, di ba? Yeah. Yung next question is for Angelica, ay, Angelica, for Danica Ongtenko. Ongtenko, yan. Yeah. So, tanong ko lang, Danica, kasi parang, ano eh, parang hindi ka pa namin nakikita in some shows, and paano ka ba na-discover sa showbiz and paano ka nakapasok? And if you have other projects na before, please tell us something para mas makilala ka rin naman namin mga projects. Okay po. Hello po, Kuya Alan. Yung first na teleserye ko po is sa Kadena ng Ginto. Friend po ako ni Andrea Brillantes doon as Nadia. So parang ako po yung inis-inisan niya po doon. And doon po ako nag-start. And yung sumunod ko po na show is yung La Vida Lena. Napapanood po siya ngayon sa I Want TFC. And yung role ko naman po doon is si Allison. Kapatid po siya ni Rachel, which is si Ate Sophie Andres po. Ayun po. Thank you. I remember, isa ka sa mga mean girls. Dun, yung tatla kayong mean girls doon, di ba? Yes, yeah, I remember you. Last na lang dun sa iba, hindi na, and hindi naman lahat ano will answer. Parang kilala niyo naman yung Gold Squad eh, particularly yung apat, di ba? Of course si Danica, nakasama niya na yon, yung apat na yon. Pero the rest, na-encounter niyo na ba sila Seth, sila yan, sila Andrea, sila yung dalawa, yung apat, na-encounter niyo na ba sila before? And ano yung kumbaga, ano yung mga encounter nyo with them? Yung naka-encounter lang sa kanila. Anyone can answer. Any interaction with the Gold Squad? Oh, kamay sa baba. Unahan. Okay. Sige. Okay, Kian. Si Kian ang nauna. Yeah. My first encounter, like personally, with the four of them was yung shooting music video namin for TikTok Tik sa YouTube. You guys can watch it on Squad Plus channel. That was the first time I actually met them in person and really got to know them because of course we were there for a while working together. And siguro ang pinaka ano, like first impression ko sa kanila, they were all fun to be with. Sobrang nakakatawa yung personality nila lahat-lahat. Pero ang like yung pinaka tumatak sa akin was yung kay Andrea because the first time we ever talked, the first thing she said to me wasn't like hi kuya or ganun. No, the first thing she said to me, and I will never forget this, was she asked me kailan birthday ko at kailan yung ano ho, yung astrological sign ko. I'm like, wait, what? So wala man lang, hi, my name is ganito, ganyan. Nagulat ako. But I was like, okay, sige, I'm Sagittarius, ganun. And because of that, this whole topic started throwing in na parang, oh, so I'm Sagittarius, oh, I'm Scorpio, ganun. Oh, okay, I think we match because of the sun and moon, ganun. So because of that, I'll never forget that first moment I really got to bond with the four of them sa, ano, sa dressing room. Yeah. Hindi kasi ano, nagpa-practice ata si Andrea ng tarot reading. So sinampulan ka niya. So actually na-message niya ako, matutuloy nga yung media launch tonight. So yeah, any more interaction with the Gold Squad? Okay, ayun, sige. Bato-ba topic si Margo tsaka si Raven dahil nagsabay sila. Ayun. O sige, Margo, ikaw muna daw. Ayun po, kasama po namin ngayon yung Gold Squad kasi po sa Huwag Kang Mangamba po, friend po kami ni Rafa doon. Tapos, mabait po silang lahat as in on cam, off cam, ang babait. Tapos kagaya din po nung sinabi ni Kia, hindi ko din makakalimutan yung kay Andrea. Nung ano, nung nag-lunch kami noon, nilapitan niya din kami, tapos tinanong niya din kami kung kailan birthday namin and zodiac sign, gano'n. Nakatuwa. Baka kasi magpapa-birthday si Andrea, ganun kagalante siya. Abangan nyo sa birthday nyo kung merong pa-cake or whatnot. Ikaw, Raven, tinanong ka rin ba ni Andrea kung ano ang yung astrological sign? Actually, yung nagkasabay po kami pa uwin ay sa service po. Tapos, nagtatanong din po siya about sa astrology, ganun. Tapos pati po kay Francine. Si Francine naman po, kasi mahihayin po talaga ako. Especially nung first taping po ng Huwag Kang Mangamba.
Tapos siya po talaga yung try na kumausap sa akin. Tapos tinanong niya pa kung naglalaga ko ng COD, ganun. Tapos yun, siya yung nag-initiate po ng convo. So, at sa buong Gold Squad naman po, sobrang fun lang po and light ng atmosphere. Kung paano sila mapanood sa mga vlog nila, ganun din sila in person. Kaya fan na fan din po ako dati po, sa kada ng gito pala. So, sobrang po akong natutuwa. Thank you po. Yeah, thank you everyone. Thank you. Sana makita namin kayo sa mga solo press cons soon because of your projects. Thank you, Sky. Thank you, Paula. Thank you, Kuya Alan. Thank you, Kuya Alan. Wait, actually,